ito. Maraming salamat, ha. Eh, inay, bakit naman kung kasi kayo nagpabasa sa ulan? Eh, magkakasakit kayo niya. Nilakad kasi namin mula sa labasan hanggang dito. Tapos, ayaw pa kami papasukin ng masungit, eh. Ay, sana nagpakilala kayo. Sinabi nga namin, ate, pero ayaw kami paniwalaan. Hayaan niya kakausapin ko siya. Inay, inumin niyo na ho yung sa anyo. Jinjun! Jinjun! Daddy, amo mga kapatid ko at ang inay ko. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Buti naman at natuntun niyo itong bahay. Itinago ko po kasi yung mga ibinigay na address ni Esperanza sa sulat niya. Tapos pagdating ko dito, nagtanong-tanong na lang po kami kung saan namin ito matatagpuan itong bahay niyo. Kaya ka lang. Sige, kumain na kayo ng buti. Ha? Huwag kayo mahiya. Ate, gusto ko yun, no? Oh. Oh, Lydia, abutan mo na yung bata. Sige, kumain na kayo. Ramona, itong ulam na to, yan, lahat na yan, no? Ilagay mo dun sa harap nila. Pati itong dessert ko, itambak mo na rin dun. Sige na. Kain kayo, sige lang. Ubusin nyo, huwag kayo magtira, ha? Kain na, sige na. Ubusin na nyo lahat. Nakakahiya yata sa matrasta mo. May pasensya na ho kayo. Hindi. Ako dapat ang humingi ng pasensya sa'yo. Nakakastorbo kami dito. Hindi, inay. Eh, si Daddy nga ho, okay lang sa kanya na dito na kayo tumira eh. May napasukan na akong trabaho. Sa asyenda, sa kabilang bayan. Hindi na muna ako uuwi sa San Isidro. Si Padre naman, nalipat ng ibang simbahan. Kaya wala akong mapag-iwanan sa kina Andrea Chunchun. Nay, bakit hindi na lang kayo dito tumira ng mga kapatid ko? May desperansa. Kalabisa na yung nandito ako. Bahala ka na muna sa mga kapatid mo. Huwag mo silang pababayaan. Kung talagang hindi ko kaya mapipilit, sana inay kahit isang linggo lang, o kaya ilang araw lang, dito na muna kayo. Gusto ko na talaga kayo makapiling kahit sandali lang. Hihiya ako sa'yo. Sa buong buhay mo. Hirap ang dinanas mo sa mga kamay ko. Hindi, inay. Kung hindi niyo ako inalagaan, wala ako ngayon dito. Anak.
Uy, Cecil! Ano? Kamusta ka na? Ito mabuti. Dinalaw ko nga si Lola Pasita eh. Ba't hindi mo kasama yung dalawang mong kapatid? Ah, si Danilo kasi kasama ni Daddy sa opisina. Tapos si Ate Esperanza naman, nagpaiwan sa bahay kasi dumating ni nanay niya galing sa San Isidro. Si Aling Celia? Oo. Eh, buti naman kung ganun kasi nagkita na rin sila ni Esperanza. Ikaw, kamusta ka na? Ito, ganun pa rin. Wala pa rin pinagbabago. Mabuti ka pa. Bakit? Hindi ka pa rin nagbabago. May sasabihin ka? Ha? Ah, wala. Sige, una lang ako. Noel? Sana kahit kailan huwag ka magbabago. Kapag walang tibok, walang ligaya. Kapag wala ka. May sinasabi sa akin si Buboy tungkol sa iyo at sa trabaho mo. Hindi ko tinatago ang totoong nararamdaman ko, ma'am. Pero alam ko kung wala akong karapatang magreklamo. Kahit na alam kong naagrabyado ko. Bakit ka naagrabyado? Nang bigyan niyo ng promotion si Buboy, ayos lang sa akin. Nagbigay din ho kayo ng aumento sa lahat ng trabador. Pero ako man, wala ho akong natanggap. Nang magbukas uli ang pabrikang ito, iba na ang may-ari. Nag-umpisa kayong pare-pareho dito. Walang bago at walang mas senior. Ang basihan ng promotion, performance. Bakit, ma'am? Nagkulang ba ako sa trabaho ko? Hindi mo dapat tinatanong sa management, Anton. Bakit ho hindi, ma'am? Nalagpasan ho ako. Walang nadagdag sa sweldo ko. At hindi ko alam kung bakit. Desisyon niya ng management. Kung hindi mo matanggap, may choice ka. Nay, parang gusto ko nang mag-resign sa pabrika. Anton, huwag kang magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Baka naman mamaya ay magkamali ka ng gagawin, e pagsisihan mo. Eh sa tono ho ng pananalita ni Ma'am Gemma, parang gusto niya na akong tanggalin. Hindi ko nga ho alam kung bakit mabigat ang loob niya sa akin eh. Baka kasi dati, sa kabila ng kabutihang pinakita sa'yo ng management, nagawa mo silang talikuran at sumama ka sa union. Nay, ginawa ko lang naman ho ang tama eh. Pero mali yun para sa kanila. Nay, bago na ho ang pabrika. Bakit pati sila galit sa akin? Anton, iba-iba lang ang may-ari. Pero pare-pareho lang naman ang takbo ng utak nila eh. Natatakot sila sa katulad mo. Dahil baka bigla na lang na kalabanin mo sila. Alam niyo, Nay, ayoko na ho sanang isipin eh. Pero ako dapat ang nasa pwesto ni Buboy ngayon. Anak, ayoko rin sanang isipin, pero parang ikaw ang nagbabayad sa lahat ng kasalanang nagawa ng itay mo. Na para bang ikaw ngayon ang nahihirapan. Ikaw ang nasasaktan. Ikaw ang nagsasakripisyo. Sana maisipan ng itay mo na lahat ng ginawa niya, sa lahat ng yun, bumabalik sa'yo. Tingnan mo ngayon ang sarili mo. Tingnan mo ang pamilya natin. Sinira ng itay mo. Dahil sarili lang niya ang mahal niya.
sarili lang niya. Hindi niya tayo mahal. Dahil hindi niya inisip na sa lahat ng ginawa niya, tayo ngayon ang nahihirapan. Anak, pag wala na ako dito, magpapakabait kayo, ha? Andrea, tumulong ka dito sa gawaing bahay. Tapos ikaw, anak, Junjun, pag may bisita sila, huwag kang maglilikot, ha? Opo, Nay. Andrea, yung damit ng Ate Esperanza mo, ikaw na maglalaba. Kung uutusan kanila, sumunod ka kaagad, ha? Opo. Mabuti naman at pinagsasabihan mo, mga anak mo, kung anong trabaho dapat nilang gawin dito. Alam na rin ba nila na hindi sila dapat gumagalaw sa kahit na anong gamit ko? Kahit hindi ko sabihin yan sa mga anak ko, alam nila kung anong dapat nilang pakialaman sa bahay niyo o hindi. Aba, marunong ka palang sumagot. Dati, kahit mali ako, nangangatwiran ako. Tingin mo ba ngayon tama ka? Ano sa palagay mo? Kaya tama ka, kaya mali. Hindi ka dapat sumasagot-sagot sa akin dahil sampid ka lang dito. Kayo! Huwag naman nung sila tawagin sampid. Kapamilya ko rin naman sila eh. So? Ikaw, pinagmamalaki mo ba na pamamahay ito ng tatay mo? Anak ka lang. Paglalagyan lang ako sa kanila. Na hindi. Sasama ang loob ko kung sa iba niyo pa sila patitirahin. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi ko sila pababayaan dito. Hindi ako papayag na maltratuhin sila lang kahit na sino. Oh, Noel, anak. Sandali na lang ha, maluluto na yung pagkain, tapos kakain na tayo. Inay, tatlo lang po tayong kakain. Oo nga pala. Hindi na ako nasanay-sanay na wala na nga pala si Danilo. Si Mariela, ilalagay ko naman pala isa. Salamat. Esther! Esther! Oh, Luis. At parang sa'yo, kaya mo. Bakit itay? Tumama kayo sa Rapol? Magkano? Hindi. Supervisor na ako ngayon. Napromote ako! Talaga, itay? I told you, hindi pa sinabi ko na sa'yo, huwag mo na muna akong tatawagan. Nag-usap na tayo eh. Wala na munang tawagan at hindi tayo pwede magkita. Oo nga, pero kung may kailangan ka sa'kin, kay Vivian mo na lang sabihin, makakarating sa'kin yun. Joaquin! Joaquin naman, nabuko na ako ng asawa ko. Palalayasin ako nun pagka nahuli niya ako uli. Hindi nga tayo pwede magkita eh. Kung may kailangan ka, si Vivian ang kausapin mo. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Mare? Next time na lang, i-hold mo na lang muna yung alahas, ha? Oo, tatawagan na lang kita. Bye! Hi, Han. Ay, yung kumare ko kasi, kinukulit ako. Yung alahera, galing siya sa Singapore eh. Pinipilit akong kumuha ng alahas. Sabi ko, saka na lang. Puro na lang ako alahas eh. Juan, Sandra, naghanda lang na may sa akin. Sige na. Sabihin mo, sunod na kami.
Ah, hindi, Lydia. Sabihin mo sa kanila, mauna na silang kumain. Ayoko na maraming kasabay sa lamesa. Nawawalan ako ng gana eh. Ano ka ba, Sandra? Tratuhin mo na maayos ang pamilya ni Esperanza. Bakit? Anong gusto mong gawin ko? Pagsilbihan ko sila? Tratuhin mo silang tao. Sobra na to, Juan. Ginagawa mong charitable institution itong bahay natin. Kung sino-sino pinatitira mo rito. Hindi kung sino-sino ang kinukupkup ko. Alam mo yan. Pero nawawala na tayo ng privacy. Hindi na ako makakilos eh. Walang nagbabawal sa'yo. Para hindi mo magawa ang gusto mong gawin. Sige, Juan. Ampunin mo na silang lahat. Lahat ng pamilya ng mga anak mo. Gawin mong bahay ampunan itong bahay natin. Ipagamit mo lahat ng gamit natin at pati buhay natin. Pabayaan mo pakialaman nila. Sige! Hindi nila pinakikialaman ang buhay natin. At wala silang masamang intention sa akin. Wala, Sandra. Thank you.